Natanong na po ba natin ang ating mga sarili kung paano po tayo ililigtas ng Diyos? How do you think God will save us? Napakahalagang tanong po yun, dahil kapag hindi po yun nangyayari, itong how na ito, hindi nangyayari sa buhay natin, ibig sabihin, hindi po nangyayari ang pagliligtas. Paano po tayo ililigtas ng Diyos? Perhaps, hindi tayo masyadong interesado sa tanong dahil we think na ang pagliligtas ng Diyos is something in the future. Na sinasabi natin na kapag namatay na ako, sumakabilang buhay, doon pa lang ako ililigtas ng Diyos. Alam niyo po ba na ganung pananaw nung unang panahon ay tinatawag na heretical? At dahil doon, pwede kang itiwalag kung ganyan ang posisyon mo. Yes, sa ating pananampalataya, meron ding natitiwalag. Hindi lang yung mga kapitbahay natin dyan sa Commonwealth. Bakit? Dahil mali ang pagkaunawa sa pananampalataya. Because you see, my brothers and sisters, what we claim and proclaim is this, that salvation is now. Yes, of course, hindi siya matatapos. The completion will happen in the future, but that will just be the completion. The salvation happens now. Ngayon ang pagliligtas. And so the question, paano ito nangyayari sa buhay natin? And it's very important to ask that question. Bakit? Kasi kung sinasabi natin na papunta tayo sa Ever, for example, di ba papunta yun doon? Pero papunta tayo doon. Lumayo tayo ng lumalayo. And you need to understand, my brothers and sisters, there is no middle ground. There is no middle area. There are only two destinations. Either you're going to heaven or you're going to hell. Another way of saying this is this, na dapat ang bawat hakbang natin paakyat papuntang langit. Dahil kung ang bawat hakbang ay hindi pa puntang langit, automatic na po yun, dahil wala ngang middle ground, papunta po yung impyerno. And so ang tanong, yung mga hinahakbang po ba natin, papuntang langit yun? Dahil kung ang sagot natin, mga kapatid, if we will be honest to ourselves, kapag ang sagot natin ay hindi ko alam, most likely papuntang impyerno po yun. I don't think you would like that, right? And so, napakahalagang itanong, paano ba tayo maliligtas? And in our gospel, in our readings for today, we are being reminded, marami pong paraan na tingnan ang ating kaligtasan, ngunit sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapakita ng ating simbahan ang isang aspeto ng pagliligtas. At ano yun? Na matanggap natin ang karunungan ng Diyos, dahil ang karunungan ng Diyos ang magliligtas sa atin. Sa ibang homily, ganito ang sasabihin ko, na ang karunungan ng Diyos nagkatawang tinapay. At linggo-linggo or regularly, dapat nating matanggap ang karunungan na ito na nagkatawang tinapay, dahil itong tinapay na ito, ang magbabago sa ating pagkatao upang makapunta tayo sa langit. Sa ibang homily po yun. This time, yung homily ko, I would focus on another aspect ng wisdom or karunungan.
yung karunungan na natatanggap ninyo, for example, kapag nag-humili si Father. Etong karunungan na ito, babago rin sa pagkatao natin papuntang langit. And so, therefore, kapag nakakatulog po kayo during humili, you miss out on that wisdom. Kaya kung kamag-anak nyo yung mga katabi nyo, pakisiko na po at sabihin, gusto mo bang tanggapin ang karunungan ng Diyos? Or else you miss out. We are not just attending an event. As I've told you in the introduction, this is not an attendance. Either you are here and you understood what is really happening or not. And I've said in the beginning, this highly involves our salvation. And you see, in our first reading, ano sabi? Ang kalaban, his very mission is to destroy this wisdom. Ayaw niyang makatanggap tayo ng karunungan dahil maliligtas tayo. At nagawa niya nga, nasirain itong karunungan na ito, and we commemorate that every year in a dramatic way. Wisdom, who became man, was destroyed by the enemy, and yet he resurrected. And similarly, ang trabaho ng kalaban ngayon ay kung anumang matanggap natin na karunungan na galing sa Diyos, sisirain niya para hindi tayo makaakyat sa langit. And so the church understands. So ano sabi ng simbahan? At least magsisimba tayo every week para matanggap natin ang karunungan ng Diyos. In so doing, we will be saved. So yung pagsisimba po natin, hindi lang po ito check attendance. Hindi po tayo ibang sekta. Going to church is very important, so much so that it becomes a mortal sin not going to church because you are neglecting your soul to be saved every time you miss Mass in a week. Grabe, ang estrikto naman ng simbahan. Hindi lang po doon sa pagiging estrikto. Ang concern po natin na mapabayaan ang kaluluwa natin at mapunta tayo sa impyerno. Tingnan natin, if you see it that way, then your perspective will change. That going to Mass is actually a step up going to heaven. Now, paano natin malalaman? You might be asking. Paano natin malalaman na papunta talaga tayo sa langit? Because there are ways for us to know it. Do you want to know if what you are stepping on is and what you're threading, yung dinadaanan natin ay tunay na papuntang langit? We would be interested of that, isn't it? Kasi kung hindi naman papuntang ever pala yung papunta natin, pabaliktad pala, why are we doing that, right? Okay. Isang halimbawa na sigurado tayo na papunta na tayong langit in what we have heard in our second reading. Pag hindi na daw po tayo, sabi ni St. James, pag hindi na po daw tayo naiinggit, envious. Kapag naiinggit pa rin tayo, ibig sabihin wala pa tayo sa langit. At kung mas naiinggit tayo ngayon kaysa noon, mas lalo tayong lumalayo papuntang langit. At ang palayo papuntang langit, palapit papuntang impyerno. Right? There is no other option.
So ano dapat? Na every time na lumalago tayo sa pananampalataya natin, nalelessen yung pagiging maingitin natin. Mas less na nating sinasabi na sana all. Bakit sana all? Hindi naman na tayo naiinggit. Nagsasana all tayo kasi baka naiinggit pa tayo. Right? Palatandaan po yun. Na lumalago tayo sa pananampalataya at napapalapit tayo sa langit. Now, napakahalaga, sabi ni Santiago, James, na maging mas mahina na yung pagiging maingitin natin. Bakit? Dahil sinasabi sa karunungan ng Diyos, sapat ang karunungan ng Diyos para sa atin. Enough na itong karunungan na natanggap natin upang maligtas tayo. Hindi na natin kailangan ang nakikita natin sa iba. Kaya hindi na tayo maiinggit. So yun po ang isa sa mga parameter natin. Kapag hindi po tayo nag-i-improve every year, ganun pa rin tayo kamainggitin, ibig sabihin nun, walang silbi itong pagsisimba natin, walang nangyayari, walang epekto. Bakit? Kasi baka kapag naghuhumili sila, Father, for example, tulog tayo. Eh kapag tinatanggap natin yung karunungan na nagkatawang tinapay, wala sa ating puso't isipan yung consciousness na yun. Tinanggap nga natin, pero sa ating pagkatao, hindi naman talaga natin tanggap. Kasi attendance nga lang. And that's the danger when we drag our children in going to church. Oh, it's already Sunday. Ligo na kayo. We're going to church. And so what happened? Napipilitan na ang mga anak na mag-attend. And so, anong experience nila sa misa? Pilit. They don't appreciate the wisdom. What should be the language instead? So instead po na pipilitin natin sila, let's ask, anak, anong pinagdaraanan mo ngayon? Nahihirapan ka ba? Nabubuli ka ba? Nahihirapan ka ba sa test? Nahihirapan ka bang mag-aral? Let's ask the wisdom from God. Let's go to church. Tingin natin yung wisdom niya para alam mo kung anong isasagot. Para alam mo paano labanan ang mga bully. Humingi tayo kay Lord. Ganun dapat po ang pananaw na natin when we go to Mass. Because we know that our salvation depends on it. Every time that we go to Mass, it's one step closer to heaven. And so that's why I understand sometimes you feel na napaka-boring yung misa. But you see, the Mass is not for entertainment. Yung kung yun po ang ating parameter na dapat entertaining ang misa, attend po tayo ng concert. Manood po tayo ng TV. Doon po ma-entertain tayo. In the Mass, we are not entertaining ourselves. In the Mass, we submit to the work of God so that our souls will be saved. Regardless, kung ang mga nagmimisa hindi ganun ka-animated katulad ni Father Glenn. Hindi po lahat ng mga pari, ganito ka magalaw katulad ko.
ang iba po sa ating pagninilay ngayon. Sinabi na Apostol Santiago na ang mabuting balita, ang mabuting gawain ay dapat mapakita. Makakatulog ka na. Ganun. But you see, it's not really about the priest. It's not even about the choir, even if we have a beautiful choir. Ayoko dun kasi yung choir dun, mga lolo at lola, tapos napakahina ng boses, nakakatulog ako. Marami po ako mga kakilalang lolo at lola na mga buhay kumanta, ha? So I'm not discriminating our grandparents here, no? Pero hindi rin po about entertainment. O gusto ko yung choir kasi nila dun. It's more than the choir. Because it's really about God manifesting His wisdom so that we will be saved. We need this wisdom to be saved. Through what we hear from the readings and the reflections, from the wisdom incarnated into bread, and through the people, when we see people here growing in wisdom, we contribute to that so that we will be saved. Kaya po, let's change our perspective. We go to Mass not to be entertained. Are we gonna use that parameter when in front of us Jesus is crucified? What is entertaining in this image? Is it entertaining? Every time I looked at this, iniiswasan ko nga minsan na tingnan, masyadong realistic kasi itong cross natin. When I looked at it, there's nothing entertaining about this. And so why are you looking for entertainment? Boring kasi. For the sake of your boredom, you are willing not to go to Mass, and therefore you go to hell? What is that? We go to Mass because we ask the Lord, Lord, save us. Lord, we need your wisdom because we need to be saved. Lord, I need you because I am being bullied. Lord, I need you kasi nahihirapan ako sa exam ko. Lord, I need your salvation and help. That is the right posture when we go to Mass. That we are helpless. When we go to Mass, we are helpless. But God is saying, I have the help for you. Are you willing to receive it so that you will be saved? Amen. Amen.